Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, meron akong product na i-share sa inyo na siguro alam nyo na din to kasi nagte-trending to sa Facebook and madalas ko na din siyang nakikita sa online shop kasi sabi nila, base dun sa nabasa ko, maganda daw ito sa hair at sobrang dali lang gamitin kaya naisipan ko na din siyang i-try. At ito ay yung product na Cellowax by Merisan. At yung napili kong color ay yung color violet. Sabi nila, mas maganda daw yung kakalabasan nito kung yung buhok nyo, kung yung buhok natin ay naka-bleach na or dati nang nakulayan. Kaya kung napapansin nyo, yung buhok ko, hindi naman siya naka-bleach, pero medyo may kulay na siya kasi nagpakulay na din ako dati. Pero kung black naman yung hair nyo at hindi pa nakukulayan, siguro kukulay naman siya, pero konting-konti lang. Kaya kung gusto nyo malaman kung ano yung magiging effect nito at kung maganda nga to kasi sabi nila treatment na din daw ito sa hair at nakalagay din dito na enriched with olive oil and argan extract. Ayan. Ayan yung itsura niya. And kung gusto nyo malaman kung maganda ba to at maganda ba yung magiging effect nito sa hair ko, please keep on watching. So guys, simulan na natin na gamitin itong product na Cellowax by Merisan. And meron naman din siyang directions for use dito sa likod niya. And nakalagay dito na number 1, shampoo and towel dry hair. Tapos na akong mag-shampoo kasi kakaligo ko lang. Kaya dito na tayo sa number 2. Apply shining colored Cellowax. Ilagay na daw natin to sa ating hair. At meron ako ditong garapon. Naghanda ako dito ng garapon. Ilalagay ko dito yung Cellowax para mas madali siyang gamitin. Kung meron kayong gloves dyan sa bahay nyo, plastic gloves, magganon kasi kayo kasi kukulay to sa kamay nyo. Kaso ako wala, kaya ito na lang yung gagamitin ko, plastic. Pwede din naman siya. Ayan, ito na yung garapon natin. At ilalagay ko na dito yung Cellowax. Maikli lang naman yung buhok ko, kaya feeling ko sobra-sobra pa ata to. Sisimulan ko na siyang ilagay sa aking hair. At siguraduhin nyo din na yung damit na suot nyo ay kulay black para hindi masyadong halata kung malalagyan man siya ng kulay o luma na yung damit na gamit nyo habang gagawin nyo to. Ayan. Lalagay ko na siya sa aking hair lalo. Paano ba? Wait lang. Ang hirap pala kapag ka-plastic lang yung gamit. Mas maganda pala kung gloves. Yo. Kung napapansin nyo guys, nagpagupit nga pala ako kasi naglagas yung buhok ko nung mga araw. Kasi diba madami na mga rason yung paglalagas ng buhok and sa tingin ko yung rason ng akin ay yung pagda-diet na ginawa ko. Kasi daw kapag ka nagda-diet tayo, minsan yung sustansya na, ewan ko, base kasi dun sa nabasa ko, hindi ko lang alam kung 100% sure ba, base dun sa nabasa ko, kahuli-hulihan daw nakakatanggap ng sustansya yung buhok natin tsaka yung mga kuko natin. Kaya kung magda-diet tayo, siyempre, hindi naman ganun kadami na yung nakakain natin na pagkain. Hindi na nakakarating ng sustansya yung ating buhok tsaka mga kuko. Kaya, yun, naglagas yung buhok ko. Hindi ko lang alam kung yun nga yun. Yun lang yun sa tingin ko. Kaya, ayan, pinagupitan ko na siya. Pero nung nagupitan na naman siya, hindi na siya ganun naglalagas. Kasi nga, hindi na din nagbubuhol-buhol yung buhok ko kasi maikli na din siya. Bababad lang natin to ng ilan ba yan? Ayun o. Kita nyo naman, wala nang natatanggal sa hair ko kasi nga hindi na siya naglalagas at
Nawala na din yung aking kaba. That pala gloves. Bili na lang siguro kayo ng gloves na plastic para hindi kayo mahirapan tulad ng ginagawa ko. Mura lang naman yun. Gamitin ko na kaya lahat. Lagay ko na siguro lahat, no? Sayang naman yung natira doon. Wala naman din gagamit. Wala, ano ba itong ginawa ko sa sarili ko? Pati mukha ako, kinulayan ko na. Ayan, naganda ako ng ganyan. Bumili ako neto para ilalagay natin na gano'n yung buhok natin. Hanggang makalipas ang 45 to 1 hour. So, ayun guys, dahil tapos ko na siyang ipahid sa aking hair, naglagay na din ako ng ganyan. At guys, suggest ko lang sa inyo na kung itatry nyo tong product na to, siguraduhin nyo talaga na meron kayong plastic gloves. At huwag nyo siya hayaan na mapunta dyan kasi ayun yung nangyari. Akala ko, madali lang siya matatanggal, pero hindi pala, ayan. Ayun yung nangyari sa akin. Hindi ko pa siya natatanggal kasi ang hirap pala. So, ayun, mag-aantay lang ako ng 45 hanggang 1 hour tapos magbabalik ako. Bye! So, ayun guys, dahil nakalipas na ang isang oras, magbabanlaw na ako ng aking buhok. So guys, ayun da. At dahil tapos ko nang banlawan yung buhok ko, ayan, papatiyuin ko na siya ng blower. At kung nakikita nyo naman guys, sobrang effective talaga niya sa kamay, saka sa anit. Ayun, kulay black pa din siya. Hindi ko lang alam kung matiyo siya, tapos pag natapat sa araw, kung makikita yung kulay violet niya, mamaya isi-share ko na lang sa inyo kapag katiyo-tiyo na yung buhok. Sa buhok. Ayan. May konting pagkaka-violet lang siya. Ayan, pag natapat pala sa ilaw, may violet na siya. Tapos, siguro kapag ka natapatan siya ng araw sa labas, kaya magbibideo na lang ako mamaya dun sa labas kapag ka nakatapat sa araw, kung kita, para mas makita or kung makikita ba yung pagiging violet niya. So, ayun guys, kung gagamit kayo nitong cello wax, siguraduhin nyo talaga na nakagalabs kayo kasi ang hirap pala talaga niyang tanggalin sa kamay. Tapos, huwag nyo din siyang hayaan na madikit sa ulo nyo tsaka sa anit nyo kasi ang hirap ngang tanggalin. Ayun. At, tingin ko maganda lang itong cello wax sa mga nakableach yung buhok kasi doon mas kukulay itong Cello Wax by Marisan. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin for today. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please like and i-subscribe mo na din yan. See you on my next video. Thank you for watching. Bye!